Pasig laban sa dami ng dadalo sa mga campaign rallies ang BBM Sara Unit Team at ang Team Lenny Kiko. Pero para sa isang profesor, mind conditioning daw yan. Makisali kaya sa Pasig laban ng iba pang presidential candidates. Nasa Frontline Balitang yan, Camille Samonte. Aabot sa 40,000 ang dumalo sa grand rally ni Lenny Kiko tandem sa Tarlac. Ngayong gabi, kahit may karamdaman, nagbahayag ng kanyang suporta si Chris Aquino. Para po sa akin, ang umabot dito sa Tarlac is worth all the risk. Dahil kailangan ko pong magpasalamat. Hindi niyo kami iniwan. Si Chris din ang nagpakilala kay Vice President Lenny Robredo. Future President! Because the last man standing will be a woman! Lenny Robredo! Present din sa campaign rally ang aktres na si Angel Luxin. Sa Lucena City naman ang kampanya ang BBM Sara Tandem. Bago yan, nakuha ng nagkukumpulan para makakuha ng 50 pesos ang mga taga-suporta nila sa Tiaong Quezon, nakasakay sa isang pribadong sasakyan ang namimigay ng pera. Sabi naman ni Quezon Governor Danilo Suarez, walang kinalaman sa Unit Team ang pamimigay ng 50 pesos. No, nothing to do. Just a simple kababayan mo na nangihingi ng kaunting tulong dahil sa pambili ng tubig. Kahapon, tila nagpasiklaban ang dami ng crowd ang kampo ni na BBM at Robredo. Pati sa online, nagpasiklaban ang kani-kanilang mga taga-suporta. Kung titignan natin ang pulso ng netizen, mas pinag-usapan online ang People's Rally ni Vice President Robredo sa Nueva Ecija. Ang online mention sa hashtag Nueva Ecija is pink, umabot sa mahigit 158,000. Habang mahigit 24,000 naman ang mention ng hashtag Cavite for BBM Sara. Kung tatanungin naman ng political science professor na si Dennis Coronacion, tila mind conditioning ang mga political rally ngayon. So it's meant to influence people, mga voters who have not decided yet, o kaya yung voters who are supporting a different candidate. It's meant to influence the voters to vote in their favor, in the favor of those candidates who have been holding this, political rallies. May balak naman ba ang ilang pang presidential candidate na makipagsiklaban ng political rally? Si Senator Ping Lacson, mas gusto ang mga town hall meetings kung saan mas personal nilang pinakikinggan ang problema ng taong bayan. Komportable na kami sa ganito yung engaging people in a dialogue na we listen to them, they listen to us. Sabi naman ni Mayor Isko Moreno, ma-achieve nila yung perception na malakas sila. Kasi marami sila dahil may drone shot. Basta sa akin, boto na lang. Kasi election to. Hindi naman to concert. Hindi naman daw nababahala si Senator Manny Pacquiao sa mga parali ni na Marcos Jr. at Robredo. Iba naman daw kasi ang estilo niya sa kampanya. Pero sa Abril, meron daw ilang malalaking rally si Pacquiao kasama ang ilang artista. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.